umaga po, Bay City. Po, mas nagagalak po ba tayong nandito po sa bahay, sambahan ng ating Diyos. Ayan po, tingnan po natin yung mga katabi natin, kaway-kaway po. Ayan. Hello po, ayan. Lalo na po sa online, magandang umaga rin po sa inyo. Tayo'y magsisimula na sa ating sunrise worship, ayan. Para i-celebrate natin yung pagkabuhay ni Jesus. Diba po? Kaya damin po natin yung presensya ng ating Diyos. Sabi po sa Awit chapter 47 verse 5 hanggang 8, umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng trompetang malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ang Diyos, siya'y awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng manilikha. Verse 8, maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba ang lumalapit sa iyo. Na nagpapasalamat, kami nagagalak na nandito, Panginoon, para purihin ka, Panginoon. Para i-celebrate namin yung pagkabuhay mo muli, Panginoon. Pagkabuhay na muli ni Jesus, ng aming Panginoon Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, na kami kapuspusin mo kami ng punuin mo ng kagalakan, Panginoon, ng aming puso, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Nasambahin ka, Panginoon, ng buong puso, may bigay namin yung pinaka-the best sa iyo, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, para ikaw may taas, Panginoon, di ang aming sarili, Panginoon. Kaya kami nandito, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Punong-puno ng kagalakan, Panginoon, na umawit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang araw nitong buong linggo na ito, Panginoon, sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa mga biyaya, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan, Panginoon, para lalo kaming tumatag, Panginoon, na lalo ka namin makilala, lalo kaming lumalim sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, lumalim sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, na lagi kang nandyan, Panginoon, na binibigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Kahit anong pagsubok, Panginoon, na hindi magiging hadlang ito para kami dumalo sa iyong gawain. Hindi ito hadlang yung mga pagsubok na ito, kundi lalo kami lumapit sa iyo, lalo namin purihin, sambahin ang pangalan mo, Jesus. Hindi ito hadlang para hindi kami magpagamit sa iyo, Panginoon, kundi lalo kami lumapit, magpagamit, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, Panginoon, humihingi ng kalinisan, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin kasalanan, Panginoon. Marumi kami, Panginoon, pero nandiyan ka, Panginoon, para yakapin kami, linisin kami kapag kami humingi ng tawad, Panginoon. Kaya humihingi kami ng tawad, Panginoon. Gawin mo kaming karapat dapat sa iyong harapan, Panginoon. Linisin mo ang aming puso, Panginoon. Linisin mo kami sa aming karumihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkabuhay mo muli, Panginoon, na ito'y nagbigay ng pag-asa sa amin, Panginoon. Pag-asa na sa iyo kami magtiwala, Panginoon. Pag-asa na, Panginoon, na kami bubuhayin mo rin muli, Panginoon. Kung paano na pagtagumpayan mo ang kamatayan, Panginoon, ay ganun din kaming sumasampalataya sa iyo, Panginoon, ay mapapagtagumpayan din namin ang kamatayan, Panginoon. At makasama ka namin dyan sa langit, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na itong pag-asa na ito, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon. Na sa'yo lang kami magtiwala, Panginoon. Na ikaw lamang may taas sa aming buhay, Panginoon. Wala na pong iba, Panginoon. Kaya nandito kami, Panginoon. Kumasampalataya sa iyo. Nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin din namin, Panginoon, kung ano man magpagsubok, kung ano man pagdaanan namin, Panginoon, alam namin, mapapagtagumpayan namin, Panginoon. Dahil dadating ang tulong mo, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya iaawit namin sa iyo, Panginoon, pupurihin ka namin, ikaw may taas, Panginoon, sa aming buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat sa mga pag-asa, sa kalakasan, sa kagalakan, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon.
Kaya kami aawit sa iyo, Panginoon. Aawitan ka namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Apo, Panginoon, marami pong salamat, Father. Sa tunay nga po, Lord, na walang makakapantay, walang makakahigit pa, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, kung paano, Father, kung gaano, Lord, yung tiniis mong sakit, Panginoon, para isacrifice mo, Lord, yung buhay mo para sa iyong mga anak. Yes. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Nung una pa lamang, Father, hindi ka po nagdalawang isip na iparamdam sa amin kung gaano mo kami kamahal. Para isacrifice mo, Panginoon, yung buhay, Father, para sa amin lahat. Marami pong salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa umaga. And you come.
pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, we will celebrate your victory. We will celebrate your goodness, Panginoon, your faithfulness, Panginoon, sa aming mga buhay. We read.
mo, Father, para sa amin. Sa'yo po, lahat ng papuri, pagsamba, lahat ng malalakas na palakpak, Father God, ay tangi sa'yo lamang, Panginoon, sa pangalan mo lamang, Lord. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kunin po natin ating Biblia. Buksan po natin sa Luke chapter 24 verse 36 hanggang 53. Buksan po natin ating Biblia sa Luke chapter 24 verse 36 hanggang 53. Chapter 24 verse 36 hanggang 53. Magkaroon po tayo ng sabayang pagbasa. Verse 36. Samantalang pinag-uusapan nila ito sa Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon. Tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin sa inyo nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kahit huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo nagpagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila isinama ni Jesus sa labas ng lungsod, pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya'y namay lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila pagkatapos sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Papuri po sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa mga nababasa namin, naririnig naming salita mo na nagbibigay ng buhay sa amin, Panginoon, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng pag-asa, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Kaya dalahin ko po, Panginoon, na pangunahan mo po kami sa umagang ito, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Gabayan kami ng banal mong espiritu, ganun din nanonood sa online, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, sa aming pastor na magbibigay ng mensahe, Panginoon. Ay ikaw manguna sa kanya, Panginoon. Kung ano yung mensahe na gusto mong iparating ngayong araw nito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang sumunod, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Hindi lamang pakinggan, kundi gawin namin ito, Panginoon. Na isapamuhay namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Na hindi lamang kami tagapakinig, kundi gawin namin, Panginoon. I-apply namin sa aming buhay, Panginoon. Na huwag namin baliwaliin yung salita mo na ito, Panginoon, na nagbibigay ng buhay, na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon, nagbibigay ng lakas, Panginoon, sa amin. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na gabayan kami ng banal mong spirito, Panginoon, na maunawaan namin kung ano yung mensahe na gusto mong iparating ngayong araw na ito, Panginoon. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming maririnig po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.
makakarinig po tayo ng song number po. Kila Root Med po.
Salamat po sa Root Med Group at nag-prepare po kayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagsisikap na magpuri sa Kanya sa pag-awit. Ano, kayo po yung una. Ano po, ayan. Ang Pasko ng pagkabuhay, kung tawagin po ay, o pagkabuhay na muli ni Jesus ay taon-taon ipinagdiriwang ng maraming simbahan. Kanina pa yung iba nag-umpisa, alas 4, yung iba ay 5, tayo ay 5, yung iba ay 5:30. Para bigyan lamang ng emphasis po ang katotohanan ng si Jesus ay buhay, ano ho, o nabuhay na maguli. At taon-taon nakakadinig tayo ng mensahe patungkol sa pagkabuhay na muli. At eto na naman, mayroong mensahe ang Panginoon sa atin. Ang ibinigay na mensahe ng Panginoon ay mula sa Luke 24:36-53. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia or dyan sa screen kung ipapakita ng ating sa monitor. Ano? Ang titingnan po natin ay yung mensahe ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkabuhay. Pagkatapos pong mabuhay na muli ang Panginoong Hesus, may mga mensahe siyang ibinigay sa kanya mga apostol. Ano? At dito sa Luke 24:36-33, ay merong pong message si Jesus Christ sa kanila. Ano? At yung mensaheng ito sa kanila ay para sa atin din, sa ating kapanahunan. At sana yung mensaheng ito ay matanim sa puso natin at maalala natin palagi at magbigay po ng sigla at lakas sa ating pananampalataya. So, para mabilis ay puntahan na po natin yung text natin. Ayan. Basahin natin po ang unang mensahe ng Panginoon sa group, as a group po ng mga apostol. Dito po sa upper room, sila po ay nagtitipon. Hindi binanggit kung ilan sila. Pero sa konteksto po ay, siyempre, namatay na si Judas Iscariote. Hindi kasama. So, may 12 apostol. So, balit, meron pa ho silang ibang kasama. Sapagkat mula sa paglalakbay papuntang Emmaus ay nagpakita ang Panginoong Hesus sa 2 alagad, hindi ito kabilang sa 11 apostol, at nung naunawaan nila na si Hesus ay nabuhay na muli, nung nakilala nila si Hesus na nagpakilala sa kanila sa kanilang paglalakbay, ay nang gabiting iyon bumalik sila at ikinuwento sa mga apostol na nakita nila si Hesus na nabuhay na muli. Ano ho? At yun ding ibang mga babae ay nagkwento din sa kanila. Sa verse 36, ito na yung bang group na sila. Nandun na sila, kumbaga sa ano, nandun na sila lahat. Nagtitipon sila. Araw po ito ng Linggo. Ano ho? Linggo ho, unang araw ng Sanlinggo, doon po nagpapakita sa kanila ang Panginoon sa konteksto ng Biblia. Okay, ang unang mensahe ng Panginoon sa kanila ay nasa verse 36. Ano po ang mensahe ng Panginoon sa kanila? Basahin natin. Yan. At mensahe din po sa atin ngayon. Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, ano? Ano po nakalagay? Peace to you. Pero parang mas magandang pakinggan yung peace be to you. Yan. Alam niyo po, di ba, sa simbahan, alam niyo po yung origin ng ano, nung sino nagsisimba dyan? Sa atin sa Roman Catholic. Di ba, pag merong part yata na ano eh, na ano sinasabi? Peace be with you. Peace be to you. Ganon. Ayan. Paulit yan. Sinasabi ng pare, yung pong salitang peace be with you o peace be to you ay dito po galing sa text na ito. Dito po sa Gospel of John, ay 5 beses binanggit ito sa aklat ni Lucas, sorry po, hindi Gospel of John. Dito sa aklat ni Lucas ay 5 beses na binanggit ng Panginoon yung peace be to you. Kapayapaan ang sumain nyo. Ano? Bakit binanggit ng Panginoong Hesus sa kanila yung kapayapaan ang sumain nyo? Kasi po, gulong-gulo ang kanilang isipan. Natatakot sila, hindi sila makapaniwala. Nadinig na nila na si Hesus ay nabuhay na muli. Subalit, takot pa rin sila. Hindi pa rin sila naniniwala as a group. Ano? So, nag-aalinlangan pa sila na si Hesus ay nabuhay na muli. Kaya itong mga apostol na ito at iba pang mga alagad
ay nandoon sila sa kawalang pag-asa. Yung kanilang pag-asa ay namatay. Namatay ang kanilang pag-asa. Ang pag-asa nila ay si Jesus Christ na kanilang sinusundan. Pero patay na. Hindi na buhay na muli ang kanilang paniniwala. Iniwan nila yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang hanap buhay, yung kanilang trabaho, sumunod kay Jesus. Pero ito, ang Jesus na nangangako sa kanila ng magandang buhay ay ipinako sa krus. Kaya gulong-gulo ang kanilang isipan. Lito sila. May nagsasabing nabuhay na muli si Jesus at merong nagsasabing hindi, merong ayaw maniwala. So, nung dumating ang Panginoong Jesus, nagbigay ng mensahe kaagad sa kanila. Anong mensahe? Peace be to you. O peace be with you. Yan ho. Yung sa ibang translation, ganun yata. Greetings po yon. Niresearch ko po, ang salitang peace ay galing po sa salitang Grego, ano po, Irene. Ayan. Alam niyo po, sino ang pangalan dyan ay Irene. Sino po may pangalang Irene dyan o Irene? Meron ba dyan? Alam niyo po ba ang kahulugan ng pangalan niyo kung ang pangalan niyo ay Irene o Irene? Ayan. Ang ibig sabihin po ng Irene o Irene ay peace, kapayapaan. Galing po yan sa salitang Grego, na kapayapaan. Ano? Sa Hebrew po ay shalom, pagka nagbatian sila, shalom, peace. Ngayon po, dito sa konteksto, batay po sa strong concordance at sa mga dictionary, ang ibig sabihin ng salitang Irene, or Irene sa Greek, ano ho, or peace ay prosperity, completeness, wholeness. Kaya pag binati kita ng ano, peace be with you o kaya peace be to you, ang sinasabi ko ay sumagana ka, maging matagumpay ka, magkaroon ka ng kapayapaan, ano, magkaroon ka ng magandang buhay, maging malusog ang iyong pangangatawan. Ganun po ang ibig sabihin ng peace, prosperity po, kaunlaran sa physical at sa lahat ng anggulo ng buhay. Mawala yung kaguluhan, mawala yung kabalisahan. Kaya ang bati sa kanila ng Panginoon ay peace to you o peace be to you. Ano ho, ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Dahil nga nandun sila sa magulong kaisipan. Ano ho? Kaya napakaganda pala nung pagbati na peace be to you o peace be with you. Di po ba? Ayan. Batiin mo nga katabi mo. Peace to you. Ayun, nakalagay sa NIV yata. NIV ba yan? Dito sa ibang translation, peace be to you. Sa iba naman, peace be with you. Yung pala yung ibig sabihin, sumagana ka, umunlad ka. Yung pala ang ibig sabihin. So, kasama pala doon yung prayer na yun. Ano? So, dito, yun ang greetings, yun ang message ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus. Kapayapaan, kaunlaran, kasaganaan, wholeness, completeness. Ito yung greetings ng resurrection sa atin. Ito yung pagbati ng Panginoong Jesus sa atin. Ano, kung tayo po ay nasa kanyang harapan, binabati niya tayo ng peace to you o peace be to you o peace be with you. Yun po ang kanyang pagbati sa atin. Ang ibig sabihin po, sabi ng Panginoong Jesus, ako ay buhay, hindi ako patay. Hindi ako nanatiling patay, kaya sasa inyo ang kasaganaan, sasa inyo ang kapayapaan, dahil ako ay buhay. Tama po ba yun? Dahil buhay si Jesus, mararanasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mararanasan natin ang tunay na kapayapaan. Yun po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Yan po ba ang mensahe sa inyo ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus? Na kayo ay magiging malusog, na kayo ay magiging malakas, na kayo ay magiging matatag, na kayo ay papasagana ang buhay. Tama po ba yan? Tama po ba na ang isang mananampalataya kay Kristo, ang isang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, dahil si Jesus ay buhay, hindi ho siya patay, ano ho? At nabubuhay magpakailanman, pag nagpasimula kang sumampalataya kay Jesus, sumunod kay Jesus, kasama mo ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong pamilya, ay papasagana, papaayos ang iyong buhay, hindi pawasak. Tama po ba yan? Ganun po ba ang karanasan ninyo sa mga matatagal ng mananampalataya? Amen po ba? Sa amin, ganun ang karanasan namin sa aming pamilya, kaming magkakapatid, ano ho,
na nakakilala sa Panginoon. Mula sa hindi ko naman binibigyan ng masyadong diin sa inyo yung prosperity gospel, iba ang ibig sabihin noon. Pero ang ibig sabihin sa panahon ngayon, pagka ang tao sumampalataya kay Jesus bilang Panginoong tagapagligtas, naniwalang si Jesus ay buhay, ang kanyang buhay ay papaayos, papasagana, papaunlad, ganun po, papasulong, hindi ho paurong ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya ho, matuto tayo na magtalaga ng buhay at sumunod kay Kristo dahil ang bati ni Jesus sa atin ay ano? Ano ibig sabihin nun? Prosperity be to you, di ba? Sumaiyo ang kasaganaan, sumaiyo ang kaayusan ng buhay. Yan ang bati ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus. Ang totoo, sabi ng Panginoong Jesus sa John 14:27, basahin natin. May lalagay niyo ba sa screen? John 14:27. Sabi diyan, ano sabi ng kaninong kapayapaan? Isa lang po yung meaning niyan, ano, yung salitang peace. Tiningnan ko po 'yan sa concordance, ano ho, sa Strong Concordance, yung peace diyan, saka yung peace na sinabi ng Panginoong Jesus dito sa aklat ni Lucas ay pareho lang. Ano po sabi? Peace I leave with you, my peace I give to you. Tanong, kaninong kapayapaan ang ibinibigay ni Jesus? Iyo ba? Sa sanlibutan ba? Kapayapaan bang bigay ng pamahalaan? Kaninong kapayapaan? Ang ibinibigay ni Jesus na kapayapaan ay yung kanyang ano? Kapayapaan. Ibig sabihin, kung tayo po ay sumampalataya kay Jesus, nanalig kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, yung kapayapaan ni Kristo ang kanyang ibinibigay sa atin. Ano ho? Ibig sabihin, kung kayo po ay may mga problema sa buhay, may mga alalahanin, may mga kaguluhan sa buhay, kung ito ang mensahe ng Panginoon sa atin, ang pagbati ng Panginoon sa atin, ang kapayapaang ibinibigay niya, ang kaularang binibigay niya sa iyong buhay, yung prosperity, yung wholeness, yung completeness, ay galing po sa Kanya. Hindi ho galing sa gobyerno, hindi ho galing sa mga material na bagay, galing po sa Kanya. So, kay Jesus nang gagaling ang kapayapaan. Kaya sabi niyan, not as the world gives to do I give to you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong ano, matakot, sabi niya. Mga minamahal na kapatid, dahil sa Jesus ay buhay, wala tayong ano, takot sa buhay. Tama po ba? Pero, ninenervyos po ba kayo pagka kayo may problema? John 16:33, basahin din natin. Ano, tingnan po natin. Sabi ni Jesus, o ng Panginoong Jesus, dito sa mundo, these things I have spoken to you that in me you may have peace. Kanino tayo magkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran? Sa akin, sabi ni Jesus, sa akin magkakaroon kayo ng kapayapaan. In the world, you have tribulation. Dito sa mundo, meron kayong ano? Kapigatian, meron kayong tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Makikita po ninyo, ang katotohanan ito, dahil si Jesus ay nabuhay na muli, pwede tayong magkaroon ng kapayapaan sa magulong mundo. Tama po ba? Pwede tayong magkaroon ng kaunlaran sa magulong mundo. Papaunlad ang ating buhay. Kung tayo po ay nakay Kristo. Pero kung tayo po ay nasa sanlibutan, namumuhay na makamundo, ang pamilya natin, ang anak natin, pinapabayaan natin na hindi natin pinapangaral, hindi natin sinasawa, hindi natin tinuturuan lumapit sa Panginoon, at hinahayaan natin mamuhay ng makasanlibutan, ang mararanasan po nila ay ano? Sabihin nyo nga po, tribulation. Tribulation. Sufferings. Ang taong hiwalay kay Kristo, hindi magiging maganda at masaya ang buhay. Walang kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay nanggagaling lamang kay Jesus Christ. May dalawang kapayapaang ibinibigay si Jesus sa atin. Ano? Dalawa po ito. Nababanggit ko na noon, pero i-review ko lang po para lang matandaan natin. Dalawa yung kapayapaan na ibinibigay ni Jesus sa buhay ng tao. Yung tinatawag na kapayapaan sa Diyos, sa Romans 5:1.
Ang ibig pong sabihin, basahin natin, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pag sinabing peace with God, kapayapaan sa Diyos, ibig sabihin, dati, kagalit tayo ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, kinapopuotan tayo ng Diyos. Subalit, nung namatay sa Jesus sa krus ng Kalbaryo at tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo ay pinawalang sala o inaring ganap, kaya meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Hindi ka na kagalit ng Diyos. Hindi na laban sa iyo ang Diyos. Ang Diyos ay kakampi mo na. Ang Diyos ay saklolo mo na. Ang Diyos ay katuwang mo na sa buhay. Hindi katulad ng taong wala pa kay Jesus Christ. So, yung ibig sabihin nito, ikaw ay pinatawad ng Diyos, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pag umalis tayo sa mundo, doon tayo sa langit mapupunta. Ang tawag po doon, kapayapaan sa Diyos. Kaya huwag mong isipin na galit sa'yo ang Diyos kung tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kung ikay nagkamali, ano? Meron ka ng kapayapaan sa Kanya. Ano? Sa relasyon po sa Kanya. Merong pangalawang kapayapaang ibinibigay ng Diyos si Jesus sa Philippians 4:6. Iba po ito, basahin natin. Hanggang 7 or 9. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, na daw po gagawin. Kung huwag tayong mabalisa sa lahat ng bagay, sa halip sa pananalangin natin, pamanhig, may pasasalamat, ay sabihin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Verse 7. At pag sinabi natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan, ano daw ang Kanyang bibigay? Basahin natin sabay-sabay. Go. And the peace of God na hindi maunawaan ng ating isipan ang magbabantay sa ating puso at isip sa pamagitan ni Kristo Jesus. So makikita niyo po, peace of God. Yung kanina, peace with God. Ang pagkakaiba nila ito. Kahit tayo born again na, kahit tayo Kristiyano na, pwedeng maging magulo ang isip mo. Pero, hindi ka kagalit ng Diyos. Maganda na ang relasyon mo sa Diyos dahil nasa iyo Kristo, si Kristo. Meron kang peace with God. Meron kang kapayapaan sa Diyos. Kaya kahit may problema ka sa buhay, kung born again ka, kahit may mga alalahanin ka, huwag mong isiping kagalit mo ang Diyos. Pinaparusahan na ako ng Diyos, galit sa akin ang Diyos, kasi puro ako problema. Hindi ganun ang ibig sabihin. Kasi sabi doon sa Romans 5:1, meron ka ng kapayapaan sa Diyos. Eto po, ang wala sa iyo, kung dumating ang kaguluhan ng isip, bagamat Kristiyano ka na, ay yung peace of God, yung kapayapaan ng Diyos. Kaya sabi sa verse 6, dalhin natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan sa panalangin, pamanhik na may pagkapasalamat at ibibigay sa iyo yung kapayapaan ng Diyos. Naalala niyo kanina yung John 14:27, sabi ni Jesus, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. So kung tayo'y lalapit sa Panginoong Jesus, maniniwala siya'y buhay, buhay sa ating puso. Ano ho? Sasabihin natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan at mga pangayon, ibibigay sa iyo ang kapayapaan ng Diyos. Kaya minsan, kung nakakita po kayo ng isang Christian, totoong born again, tumanggap kay Jesus na maraming problema, magulo isip, huwag niyo hong hatulan na o baka hindi ka pa Christian, hindi ho. Kasi meron na siyang kapayapaan sa Diyos kung siya ay na kay Kristo. Ang wala lang sa Kanya, ano po? Kapayapaan ng Diyos. Gustong ibigay ito ng Diyos sa mga mananampalataya. Kaya kahit na Christian, pwede magkaroon ng gulo ang isip. Ano ho? Dahilan sa wala yung kapayapaan ng Diyos. At yung kapayapaan ng Diyos na yan, yan ang nawawala. Nawawala po yan pagka nagkukulang tayo ng pagkaing spiritual, nagkukulang tayo ng panalangin, nagkukulang tayo ng pagtitiwala, nag-aalin lang tayo, nawawala tayo. Nawawala po yung peace of God sa ating puso. Subalit, yung peace with God, hindi ho nawawala yon. Mananatiling may kapayapaan ka sa Diyos, di ka kaaway ng Diyos, kakampi ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, may buhay kang walang hanggan. Nananatili po yon. Ano ho? Ang kapayapaan ng Diyos ay nawawala pag ikay nagkakamali, pag ikay nagkakasala.
Pero ang peace with God, kapayapaan sa Diyos, hindi nawawala kailanman. Kaya ang greetings ng Panginoon, ang mensahe ano po? Peace be to you. Tumingin ka nga ulit sa katabi mo, sabihin mo, peace. Ala? Kapayapaan ang sumaiyo. Yan. Ganun lang, ganda, di po ba? Okay, yan po yung unang message ng resurrection. Peace. Pangalawa, meron pong command. Basahin natin po yung pangalawang message ng resurrection. Verse 38 to 46. At 37 muna. Verse 38, yan. Why are you troubled? And why do you doubts arise in your heart? Sabi ni Jesus, see my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see. For a spirit does not have flesh and bones, as you see that have. 40. When he had said this, he showed them his hand and his feet. 41. Basahin natin muna. But while they still did not believe for joy and marveled, he said to them, Have you any food here? Meron ba kayong pagkain? Verse 42. So they gave him a piece of broiled piece and some honeycomb. Verse 43. And he took it and take it in their presence. 44. Then he said to them, this, okay. Doon na lang muna sa 44. Yan, tingnan natin. Ang command dito po, yung greetings kanina yon, peace be to you. Ito po yung command, believe, do not doubt. Sumampalataya kayo na ako'y nabuhay na muli, huwag kayong mag-alinlangan. Makikita niyo po rito sa text na nagpakita ang Panginoong Jesus ng dalawang ebidensya na siya'y nabuhay na muli. Ano po yung dalawang ebidensya? Number one, yung tinatawag na physical evidence. Ano yung physical ebidensya na buhay si Jesus? Nung makita nila ang Panginoong Jesus, ano ang sigaw nila? Sa verse 37, ano yung sigaw nila? Nandiyan may salitang multo. Di ba natakot sila? Sabi nila, multo, spirit, di ba? So, namatay si Jesus, alam nila. Pero nung nakita nila, multo, spirit, sabi nila. Ngayon, para patunayan na Jesus na, ng Panginoong Jesus na buhay siya, sabi niya, tingnan niyo ang aking, ito po, physical evidence. Tingnan niyo ang aking kamay. Ito. Tingnan niyo yung aking paa. Ako ito, sabi niya, hipuin niyo ako. Ang espiritu, hindi mo pwedeng mahipo. So, hinipo niya sila. Verse 39. Ang espiritu ay walang laman at buto, pero ako meron. Di ba? Physical evidence. Ang Panginoong Jesus pala sa kanyang pagkabuhay na muli ay nahihipo, nahahawakan. Pero ito yung miracle. Nakakalago sa dingding. Nakasara yung pinto, nakakalago sa dingding. Pero pwedeng hawakan. Yun po yung himala. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Paano ang isang physical, tangible, visible, touchable, ay lulusot sa isang dingding ng, paano nangyayari yun? Kapangyarihan na po ng Diyos yung bagay na iyon. So, yun po yung una, physical evidence na si Jesus po ay buhay. Ngayon, magulo pa rin sila, hindi pa rin sila maniwala. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Kasi namamangha sila. Ayaw pa kayong maniwala na ako ay buhay. Anong ginawa nila? Pinagawa sa kanila. Verse, ano yan? Verse 41. Anong ginawa ng Panginoon? Yeah, mamamangha kayo dito. Meron ba kayong makakain? Have you anything here to eat? Meron ba kayong makakain? Ang multo, hindi pwedeng kumain. Pero nakita nyo rito, ano ginawa nila? Binigyan nila ang Panginoong Jesus ng ano? Sabi dito, broiled fish eh. Isda. Anong ginawa ng Panginoong Jesus sa isda? Kinain. Eto tanong ngayon. Ano lang ito, pangkaalaman. Pag sabi sa Bible, lahat na sumampalataya kay Kristo ay muling mabubuhay. At kung ano ang katawan ni Jesus, nung siya nabuhay na muli, maluwalhating katawan, yun din ang ibibigay sa atin.
Ito, tanong ngayon. Kakain pa ba tayo pagka nabuhay muli sa resurrection? Eh, bakit kumain ng Panginoong Jesus? Kumain ng isda. May pagkain ba sa langit? Sa pagkabuhay na muli, bibigyan ka ng Diyos ng bagong katawan, hindi na bubulok, hindi na sisira, maluwalhati, hindi na mamamatay. Kakain ka pa ba? Kakain ka pa ba ng isda? Isda eh, kinain eh. Anong sagot niya? Hindi niya alam. Ang Panginoong Jesus kumain, di ba? Para patunayan na siya ay physical na nabuhay. Physical evidence na siya ay buhay. So hindi natin alam, maaaring may layunin lamang kaya ginawa ito. Pero sa Revelation, basahin niyo chapter 22, may pagkain sa langit. Bunga ng punong kahoy ng buhay, namumunga ng iba't ibang klaseng bunga, buwan-buwan. Symbol, hindi ko alam kung yun ay literal o figurative lamang, pero ipinipicture na may pagkain sa langit. Doon po sa text na yan. Pero ang punto ko po, kaya ko sinabi ito, ang Panginoong Jesus, pinatunayan niyang siya'y buhay sa pamamagitan ng physical na anyo. Tama po ba? Siya'y buhay physically. Pangalawa, pinatunayan po ni Jesus na siya'y buhay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Basahin natin yung verse 44. Anong sabi ng Panginoon? Then He said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." Hindi na ho natin basahin yung mga verse, pero may sinulat po si Moses sa Deuteronomy chapter 18 na may darating na propeta, may darating na tagapangaral, at inihula na niya ang pagdating ni Jesus Christ. Ano ho, sinabi ho yan ni Moses. At sinabi ho yan ng mga propeta, lalo na po si propeta Isaiah, Isaiah 53. Ano ho, Isaiah 9:6. Nakalagay ho diyan nakalagay ho niya 9:7, manganganak ang isang birhen, ipapanganak ang isang sanggol na lalaki. Isaiah 53, yung kamatayan ni Kristo sa krus, naka-prophecy sa Bible na si Jesus Christ ay darating. At nakahula din po na siya'y mabubuhay na muli ayon po sa aklat ng mga awit. So sa mga Hudyo na nag-aaral ng Old Testament, noon, alam nila na ang Kristo, ang Mesiyas, ay mamamatay sa krus at pagkatapos mabubuhay na muli kasi nakasulat sa Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus sa mga apostol, naalala niyo sinasabi ko sa inyo noon na ako ay pupunta sa Jerusalem, ipapako sa krus, batay sa kasulatan. Ano? So ang isang ebidensya, hindi lamang physical na nabuhay si Jesus, ang isang ebidensya na siya nabuhay, namatay at nabuhay na muli ay yung katuparan ng nakasulat sa Old Testament Bible. Tinupad po yun ng Panginoon. Kaya ang Biblia po ay hindi nagkakamali. Accurate po ang sentro ng Biblia, ang itinuturo ay si Jesus Christ na nabuhay at namatay at nabuhay, ipinanganak, namatay at nabuhay na muli at umakyat sa langit. Nakalagay po sa Bible. So sa pamamagitan ng Biblia, pinatunayan ng Panginoong Jesus na siya ay buhay. Naalala niyo yung dalawang alagad sa Emmaus? Hindi sila makapaniwala na nabuhay si Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanila habang naglalakad, "Kay kukupad din yung maniwala sa banal na kasulatan. Hindi ba sinasabi sa Biblia na ganito? Na ang Mesiyas ay kinakailangan mamatay at muling mabuhay?" Sabi ng dalawang alagad na magkasamang ito sa Emmaus, sabi nila, "Kaya pala kinikilabutan tayo nung binabanggit niya sa atin yung banal na kasulatan. Siya pala si Jesus Christ." So mga minamahal na kapatid, habang kinukote ni Jesus sa kanila yung Old Testament, yung dalawang alagad na nanauna sa konteksto nito, sabi nila, "Kami ay nakakaramdam ng kaiba habang binabanggit niya sa amin ang salita ng Diyos, ang Biblia." Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Pag ito po'y binasa mo, pinag-aralan mo, makikita mong sa Jesus sinabuhay, meron kang ibang pakiramdam. Hindi ako umaasa sa pakiramdam. Pero totoo naman po, merong nararamdaman ang iyong puso, ang iyong isipan kapag ikay nag-aaral ng banal na kasulatan, lalo na kung ninanamnam mo ito. So ang Biblia ang nagpapatunay na si Jesus ay nabuhay na muli.
So dalawa na po, ano? Anong nagpapatunay niya sa buhay? Physical, nakita. Marami pang iba na nabanggit. Walang laman ang libingan. Yung kumot na ibinalot kay Jesus ay naroon. At yung binalot sa ulo niya ay nakatupi. Hindi nakakalat, sabi ni Apostol Juan. Mga ebidensya physical yon na sa Jesus ay buhay. Kasi kung siya ninakaw, dapat yung ibinalot sa kanyang kumot ay daladala. Kung siya ay ninakaw, bakit? Di ba, sino dyan ang pagkabumango ng higaan ay inaayos yung unan tsaka yung kumot, tinutupi na. O iiwanan yung nakakalat. Huwag kayong gumaya sa akin. May tagasunod kang tagatupi. Sino dyan? Meron ba? Doon sa aklat ni Juan, hindi na natin basahin. Patotoo ni Juan, nakita niya yung ipinulupot na tela sa ulo ni Jesus na katupi. Paanong mangyayari na si Jesus ay ninakaw kung nakatupi yun, nakaayos? Di ba? Ebidensya yon na nabuhay si Jesus at pag siya'y gumising, tinutupi niya yung kanyang higaan na ayos. Tingnan niyo ngayon katabi niyo kung ganun. Simple lang na application yon. Ganun po ba kayo? Ayan. Si Jesus ay buhay. Ngayon, ito po yung argument na pinakamatindi siguro kasi maraming ateista hindi naniniwalang nabuhay na muli si Jesus. Pero ito po yung isang argumento na para sa akin lang, ewan ko sa iba, parang final argument. Kung hindi totoong nabuhay na muli si Jesus na nakita ng mga apostol, at ang nakita nila isang impostor lamang, hindi totoong namatay at hindi totoong nabuhay, bakit sila handang mamatay para kay Kristo? Kabaliwan na si Apostol Pedro ay nangaral ng mabuting balita, nakarating ng Rome, at handang mamatay na ipako sa krus patiwarik para lamang sa isang impostor na hindi totoong nabuhay na muli. Kabaliwan na yung mga apostol ng Panginoon, si Santiago, si Apostol Pablo at iba pa na handang mamatay para sa pangangaral ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus kung talagang siya hindi buhay. Di ba? So yung argumento po na yun ay napakatindi na kung bakit ang mga taong ito na nakasama ni Jesus ay isinakripisyo ang kanilang buhay, ang totoo wala hong namatay sa kanila sa magandang kamatayan. Lahat sila'y namatay, pinatay, at naghirap para kay Kristo. Bakit nila natiis yun? Dahil naniniwala silang si Jesus ay buhay. Amen po ba? So dalawa yung ano? Ano yung mga ebidensya na si Jesus ay buhay? Isa ay physical. Nakita natin. Ano yung pangalawa? Biblical. Ano? Written evidence, Bible. Ano yung pangatlo? Meron bang pangatlo eh? Spiritual. Naniniwala ba kayo na buhay si Kristo sa puso ng bawat sumumpalataya sa Kanya? Sabi po ni Apostol Pablo sa Galatia 2:19, hindi na ako ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin, sabi niya. At ang kinabubuhay ko ngayon ay pananampalataya sa anak ng Diyos. At sa Colossians 1:27, sabi niya, si Kristo ay nasa inyo. Christ in you, the hope of glory. Alam kong buhay si Jesus kasi nasa puso ko, naranasan ko na siya ay buhay. Spiritual yun sa atin. Ano ho? Hindi ho physical. Andiyan yung Biblia. Pero merong karanasan sa ang isang taong sumampalataya kay Kristo na hindi mapapasubalian niya si Jesus ay buhay. Tanong ko sa iyo, mga kapatid, tanong ko sa inyo, meron po ba kayong karanasan sa inyong puso, sa inyong buhay, na patunayan niyo na po bang si Jesus ay buhay sa inyong karanasan? Hello? Amen po ba? Pagka ba may nagtanong sa iyo, bakit ka naniniwalang si Kristo ay buhay? Tatlo ang aking ebidensya. Isa, physical, nakasulat sa Biblia. Nakita ng mga apostol. Pangalawa, natupad yung hula sa Old Testament. Written evidence. Pangatlo, ngayon, si Kristo ay nasa puso ko. Alam ko siya ay buhay dahil mayroon akong karanasan sa Kanya na binago niya yung aking buhay. Amen po ba? So, maniwala. Kaya sabi ni Jesus,
believe, do not doubt, ako ay buhay. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus ay, isa pa, banggitin ko lang, alam nyo na ito, nagpapatunay na kahit tayo mamatay, tayo rin ay muling mabubuhay. Sabi ni Pablo, kung hindi binuhay na muli si Jesus, walang kabulhan ng ating pananampalataya. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay katibayan na kahit mamatay ang isang Kristiyano, kahit tayo mamatay, muli tayong mabubuhay. Kaya ho ang mga unang mananampalataya sa banal na kasulatan, ang kanilang pag-asa, kahit ho sila patayin dahil sa pangangaral ng mabuting balita, alam nila kahit sila mamatay, muli silang mabubuhay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Yun po. So, ano po yung greeting? Sulitin ko lang yung outline ko po. Ano po yung greeting sa Panginoon sa iyo? Message niya, ano? Peace? Ano yung kanyang command? Believe and ano po? Do not doubt of His resurrection. Merong pangatlo po na message ang Panginoong Jesus dito. Start mo ng verse 47. Tinawag ko po ito na mandate. Pastor, hindi ba yung mandate, command din? Command. Sabi po ng dictionary, yung command, tama po yon. Pero yung mandate, meron pong ibang implication. Pag sinabing mandate ay legal orders. Ibig sabihin tong legal orders, talagang dapat mong susundin, batas ito, ano, mandate. Ano, ano yung mandate dito? Basahin natin verse 47. Nang mapatunayan na ni Jesus sa kanila na siya ay buhay, ay inutosan sila. Sabi niya, basahin muna natin 46. 46 muna kasi mayroong end. Yan, para kadugtong. Now as they said this, it is written, and thus it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Yan po yung kanina binanggit natin. Ano po yung command? 47. And that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. Ang mandate ay preach repentance and remissions of sins in the name of Jesus. Remission po ay forgiveness, ano, pagpapatawad ng kasalan. Na sa pangalan ni Jesus, dapat ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng bansa, lahat ng tao, magpasimula po sa Jerusalem. Yung pong salitang nation, dyan po sa Bible, sabi po ng mga nag-aral, hindi po yung geographical boundaries. Kasi pag sinabi nating bansa, Pilipinas, may boundaries ya, China, hindi daw po yun ang nations na tinutukoy, kundi yung groups of people. Ang tawag po ay nation, yung groups of people. Ibig sabihin, Bisaya, Ilocano, Inchik, etc. Mga lahi ng mga tao, tinatawag pong nations. Ano? So ang pagsisisi at pagpapatawad ng kasalanan sa pangalan ni Jesus ay ipangangaral sa lahat ng grupo ng tao, lahat ng klase ng tao sa pangalan ni Jesus Christ. So ipinapakita po rito ng text na ang pagkapatawad ng Panginoong Hesukristo sa kasalanan o sa pangalan ni Jesus, ang pinakamahalagang aral sa lahat ng ebanghelyo. Na akala kasi ng tao siya mapapatawad sa pamamagitan ng pagpapakabait, akala ng tao mapapatawad siya sa pamamagitan ng pagsisimba, pagmimisa, itong mahal araw, maraming nagpipinitensya, akala ng tao mapapatawad siya ng Diyos dahil sa pamamalo na ito sa kanyang sarili. Yung iba, nagpapapako sa krus sa San Fernando. Akala niya, yun ang paraan ng pagsisisit pagkapatawad. Pero alam natin ang katotohanan na ang pagkapatawad ng kasalanan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus Christ. Pagsisisi sa kasalanan, pag-amin, pagtalikod sa kasalanan, at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, sapagkat ang kapatawaran ng kasalanan ay tanging kay Kristo lamang. At sabi ng Panginoon, dapat itong ipangaral, pagsisisit, pagpapatawad. Merong mga preaching ngayon na hindi na daw kailangang ipangaral yung pagsisisi. Yan po yung verse na nagsasabi na dapat pang ipangaral yung pagsisisi. Ano? So,
maliban sa pagbububo ng dugo ni Jesus, walang kapatawaran ng kasalanan. Siya ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi ho yung relihiyon natin, hindi ho yung simbahan natin, hindi ho yung misa, hindi ho yung pangungumpisal sa pari o pangungumpisal sa sino mang pastor. Ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Yun ang dapat ipangaral sa lahat ng tao sa buong mundo. Ano ho? Sa lahat ng bansa, beginning sa Jerusalem. Bakit pasimula sa Jerusalem? Kasi po, mga taga-Jerusalem sila, doon muna sila sa kanilang bayan, hahayo at mga ngaral. At lilipat sila sa kabilang bayan. Kaya sabi sa Acts 1:8, Judea, Samaria, hanggang kahuli-hulihang hangganan ng daigdig. Kayong lahat ay aking magiging mga saksi. Verse 49, basahin natin. At mga minamahal na kapatid, kung susunod tayo sa mandate na ipangaral ang pagsisisi at pagkapatawad ng kasalanan, hindi naman ho tayo papabayaan ng Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon kung tayo hahayo? Basahin natin. Behold, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Sa kanila ho yan. Na bago kayo humayo, hintayin nyo muna na kayo ay mabihisa ng kapangyarihan. Sa Acts chapter 2, habang sila nananalangin, bumaba yung Holy Spirit, simbolo ng apoy, at sila'y napuspos ng Holy Spirit. Ang power po dyan na darating sa kanila yung kapangyarihan ng Holy Spirit. So huwag kayong hahayo hanggang wala ang Holy Spirit na nasa inyo. At yung Holy Spirit, dumating na noon. Ano, dahil umakit sa langit ang Panginoong Jesus, ibinuhos na. Narito na sa mundong ito at siya na ang kumikilos. Hindi na ho natin kailangang hintayin pa yung katulad nila. Ang kailangan nating paghandaan ngayon para magkaroon tayo ng kapangyarihan sa paghayo at pangangaral ng pagsisisi at pagpapatawad ng kasalan ay mag-aral tayo ng Biblia, mag-aral tayo ng sasabihin para mayroong instrumento ang Holy Spirit na magamit upang tayo po ay magamit niya sa pagpahayo, pagngaral ng mabuting balita. Hindi lamang po power, tingin niyo, verse 52-51, bago umakit sa langit ang Panginoon, ano ang kanyang sinabi sa kanila? Basahin natin. Now, it came to pass, while He blessed them, He was parted from them and carried up into heaven. Umakyat na po siya sa langit. Pero, ano po yung kanyang ginawa bago siya umakyat sa langit? Basahin natin. He, ano po? Pinagpala niya sila. He blessed them. Naalala ko sa Genesis chapter 1, yung nilulikhain ng tao. And God blessed them. Pinagpala ng Diyos yung tao nung kanyang likhain. Bago umakyat sa langit ang Panginoong Jesus, pinagpala niya yung kanyang mga tagasunod. Ano? Blessings. Tayo, naniniwala sa blessings. Tama po ba? Meron tayong tradisyon ng mga Pilipino sa ibang mga pamilya na yung father, yung ama, napakahalaga yung blessing niya sa kanyang anak. Yung bang bago umalis ang iyong anak, o kaya mag-aasawa na, o kaya magtatrabaho, o kaya mag-aabroad, yung magulang, ipinapanalangin yung kanyang anak, binibless. Yun ang tawag doon. Nagdi-declare ng blessings. At tayo, naniniwala na dahil magulang natin yan, ay may blessing na darating sa atin kasi pinagpala tayo ng ating mga magulang. At hindi lang pala para sa atin, sa Bible ganun din. Si Abraham, pinagpala si Isaac. Si Isaac pinagpala yung kanyang mga anak, si Jacob at saka si Jacob at Esau, pinagpray. Ito po, ganun po yung ginawa ng Panginoong Jesus sa mga alagad bago siya umalis, binless niya sila. Ibig sabihin po, yung mga tao na inutusan ng Panginoong Jesus na humayo, na mangaral ng pagsisisi at pagkapatawad ng kasalanan, pinagpapala po niya. Amen po ba? Mga kapatid, pagka kayo po ay sumusunod sa Panginoon dahil sa Jesus ay buhay,
Kung tayo susunod sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, susundin natin yung Kanya mga inyong utos, lalo na yung paghayo, pangangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay tatanggapin natin yung pagpapalang ibinigay niya sa Kanya mga apostol. Mag-isip-isip po kayo. Baka kaya kulang yung pagpapala mong natatanggap, konti lang, konti-konti, ay hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Di po ba? Ang blessings ay nasa obedience, especially sa paghayo, pangangaral ng mabuting balita. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. At ito ay para sa lahat ng susunod po sa Kanya. Panghuli po, tingnan nyo letter D, verse, tapusin ko na po, verse 51-52, response. Tingnan natin. Ano ang naging tugon ng mga apostol at ng mga iba pang mga alagad sa mensahe ng Panginoon sa kanila nung makita niya? Ano ang naging tugon? Basahin natin. Ano ginawa nila? And they, number one, they worship Him. Number two, ano ginawa nila? Bumalik sila sa Jerusalem. Anong taglay nila? Great joy, rejoicing. Di po ba? Verse 53, ano nakalagay? Praising continually in the temple. Hindi po ba? And blessing God. Sabi diyan, Amen. Ibig po sabihin, nagpatuloy sila sa templo at pinupuri po nila ang Diyos. Makikita po ninyo yung obedience. Ano ho? Ganito po yung obedience. Isasummarize natin yan sa obedience. Ang response, ang tugon ng mga apostol sa mensahe ng Panginoon sa kanila. Ano yung mensahe? Ulitin ko po. Peace be to you. Ano yung command? Believe, do not doubt. Ano yung mandate? Preach repentance and remission of sin in the name of Jesus. Ano yung response? Ang response po nila ay obedience. Pero within obedience, meron po silang ginagawa, ano yan? Sila po ay ano? Sinamba nila si Jesus Christ. Pangalawa, sila po ay punong-puno ng kagalakan at nagpupuri sa Panginoon. Yun po yung obedience ng mga Kristiyano. Sumasamba, nagagalak at nagpupuri sa Diyos. Pag sumusunod ka pala kay Kristo, yun ang iyong nararamdaman. Yun yung iyong ginagawa. Sumasamba ka, nagagalak ka, nagpupuri ka sa Diyos. Walang sumusunod kay Kristo na nakasimangot. Amen po ba? Tingnan niyo ang katabi niyo. Sa inyo po bang pagsimba rito, hirap na hirap kayo? Sa inyo po bang pagpunta sa cell group, hirap na hirap kayo? Ang inyong kalooban? Sa inyo po bang pagbibigay ng tithe and offering, hirap na hirap ang inyong kalooban? Pag po ba niyaya kayo sa gawain ng Panginoon ay nahihirapan kayong mag-isip? Namumblema kayo? Ano ang nararamdaman ng mga Kristiyano, ng mga believers na naniniwalang sa Jesus ay buhay? Sila ay sumasamba? Ano pa? Sila ay nagagalak? Ano pa? Sila ay nagpupuri sa Diyos? Tama mo ba? Yun po yung kanilang nararamdaman sa buhay. Kaya ang buhay kay Kristo ay masayang tunay, sabi ng isang awit. Patunayan natin. Acts 2:41-47. Practical po ito. Ito po yung ginawa nila. Humayo sila, nangaral, obedience. At nakapagbautismo sila ng 3,000 tao. Yung po mga apostol na ito. Ano, at iba pang mga alagad. Verse 42, ano ginawa nila? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Apat yun, palagi nilang ginagawa. Then verse 43, ano pa ginawa nila? Basahin na lang natin. Tingnan niyo po, ano lang yung ebidensya na totoong yung obedience ay worship with great joy, with praise. Tingnan niyo po. Everyone kept feeling sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. Tuloy natin. 44. And all those who had believed were together and had all things in common. Verse 40.
5, and they began selling their property and possession and were sharing with them all as anyone might have need. Ayan. Day by day, ito pala hinahanap ko, day by day, ano ginagawa nila? Continuing with one mind in, saan po? Sa templo. Nagsasama-sama sila, hindi ho sila kanya-kanya. Ang hirap ho sa mga Kristiyano ngayong taon na ito, o nitong ating kapanahunan, maraming Kristiyano mahilig magkanya-kanya. Dito na lang ako sa bahay, dito na lang kami. Nakakapanalangin naman kami sa bahay kahit hindi na kami dadala ng prayer meeting, sabi ng iba nung araw. Dito na lang kami sa bahay mag-pray. Nagpipray kayo sa church, nagpipray din kami dito. Pero sila hindi eh. Gusto nila yung meron silang one mind, nagkakaisa ang kanilang isip. Then nagkikita sila sa templo. Yun ho yung mga Christians. Kaya yun yung pag-iisip na okay ka lang sa bahay, hindi ka naman nawawala kay Kristo. E totoo namang hindi ka nawawala, pero meron kang hindi ginagawa na ginagawa nila. Sila ay nagsasama-sama sa isang dako. Kaya meron ho tayong mga pagtitipon eh, sa med group, cell group, at dito sa church kung tayo sumasamba. Mahalaga ho yung pagtitipon kasi yan ho yung obedience ng mga naniniwalang si Kristo'y buhay. Kikita-kita sila sa templo o sa mga bahay, sa iba pa. And breaking bread from house to house, tingnan niyo po, sa bahay-bahay, kikita sila. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Dahil ginagawa nila yan, yan ang response nila sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Tingnan niyo po yung resulta sa verse 47. Dahil ginagawa nila, they worship, they rejoice in Christ, they praise. Ang ginangyayari po, praising God and having favor with all the people. And the Lord, ano po? And the Lord, basahin nga natin sabay-sabay, go. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Idinadagdag sa kanila ng Diyos araw-araw ang mga naliligtas. We're saved, ano ho? We're saved. Saved na ho nung idadagdag sa kanila. Sino nagliligtas? Yung Diyos. Sino nagdadagdag ng miyembro ng Iglesia sa Jerusalem? Ang Diyos. At sino yung idinadagdag ng Panginoon? Mga ligtas, mga totoong born again. Pero ngayon, pupwede na madagdag sa atin ang hindi totoong born again. At maraming nadadagdag, maaaring hindi totoong born again, napasama lamang. Dahil hindi Diyos ang nagdagdag. Hindi Diyos ang naglagay. Pero pag ang Diyos ang nagdagdag ng miyembro ng isang church, ng isang kapulungan, yun ay ligtas sigurado. Pero bakit dinadagdagan? Bakit pinararami ng Diyos ang mga miyembro ng Iglesia sa Jerusalem? Sapagkat sila ay sumusunod, sumasamba sa templo, nagtitipon, nagpupuri, nagagalak na sama-sama sa Panginoon. Pinagpapala sila ng Diyos. Ulitin ko lang po sa summary natin. Pagka pala ikaw'y sumusunod sa Panginoon, ano ang susunod na mararamdaman mo? Ano na nararamdaman na sumusunod sa Panginoon? Ano po? Okay, sabi niyo, may kapayapaan. Ano pa? Nagagalak, nagpupuri sa Diyos, sumasamba. Yun ang obedience eh. Kung sumusunod tayo sa Panginoon, masaya tayo. Amen po ba? Yun ang ating nararanasan. Mga minamahal na kapatid, ang mensahe ng pagkabuhay na muli ni Jesus, nais niya na maranasan natin ang kapayapaan. Ang ibig sabihin pala ng kapayapaan o Irene or Irene, yung mga pangalan, ay prosperity, wholeness, completeness. Ano ho, yung pala yung ibig sabihin. Gusto ng Diyos na maging papaunlad ang iyong buhay. Maganda ang iyong buhay. Yun ang bati ng Panginoong Jesus sa atin. Kaya lamang kailangan nating manindigan, pagtibayan ng paniniwala na si Jesus ay buhay. Buhay physically si Jesus, buhay ba? Sabi sa banal na kasulatan, pero ang huling ebidensya, buhay sa aking puso, buhay sa iyong puso si Jesus Christ. Damhin mo yon, unawain mo yon sa iyong buhay. At huwag kang matakot na i-share sa iba na si Jesus ay buhay at maging masunurin tayo sa Kanya. Maranasan natin yung pagsamba, pagpupuri ng may kagalakan sa Kanya. Ano po? Katulad ng ginawa ng mga apostol.
Pag ganyan tayo, ako po'y naniniwala na idadagdag sa atin ng Panginoon ang maraming maliligtas. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Buhay ang Panginoong Hesus, sabi natin. Buhay siya sa aking puso. Buhay siya sa iyong puso. Amen po ba? Bukod doon sa katotohanan siya ay buhay, binago niya ang ating buhay. Inayos niya. Pinatunayan ng Biblia na siya ay buhay at pinatunayan ng mga witness na hipo nila sa Hesus. Inabutan nila ng pagkain, kumain. Napatunayan nilang buhay sa Hesus. Kaya sila ay sumunod, nagsakripisyo, naglingkod. Sumasamba, nagagalak, nagpupuri sa Diyos. Magaan ang kalooban sa pagsunod sa Panginoon. Yan ang mga naniniwalang si Hesus ay buhay. Yan ang response, tugon ng mga naniniwalang nagtitiwala, sumasampalatayang si Hesus ay buhay. Ang resulta, pinagpala ang iglesia, pinagpala ang kanilang buhay, pinarami sila ng Panginoon. Pwede po ba ngayong umaga, sabihin natin sa Panginoon sa panalangin, Panginoong Hesus, ako po ay naniniwalang ikaw ay buhay. Nakita ko nakasulat sa Biblia. Naniniwala ako sa patotoo ng mga apostol. Naniniwala ako sa patotoo ng Old Testament Bible. Naniniwala ako sa patotoo sa aking puso dahil binago mo ang aking buhay. Kaya Panginoon, ako'y magpapatuloy sa samba kasama ng mga kapatid sa iglesia, sa templo. Ako'y magagalak na sumusunod sa iyo. Ako'y magpupuri na sumusunod sa iyo. Pwede po ba yun ang ating commitment ngayong umaga? Pwede po itaas natin ating kamay at tayo manalangin. Sabihin niyo po sa Panginoon ang personal. Manalangin po kayo. Manalangin tayo sabay-sabay. Kapayapaan ang sumain niyo, mga kapatid. Ang pananampalatayang matatag na sa Hesus ay buhay ang sumain niyo. Sumaatin. At maging handa tayo na ibahagi, i-share, huwag tayong manahimik ang pagkabuhay na muli ni Hesus. Ang kapatawaran ng kasalanan sa kanyang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakataas ang aming mga kamay. Naniniwala po kami na si Hesus ay buhay. Mahalaga ang pagkabuhay na muli ni Hesus sa pananampalataya. Sabi mo po sa Romans 10:9, kung kami sumasampalataya ng buong puso, na si Hesus ay nabuhay na muli, kami ay maliligtas. Panginoong Diyos, mahalaga pala sa kaligtasan ng aming kaluluwa, yung pananampalatayang si Hesus ay buhay. Kaya ngayon nagsusuko kami ng buhay sa Kanya, nakataas ang aming mga kamay, tumutugon kami katulad ng tugon ng mga apostol, sila'y sumasamba na nagpapatuloy sa templo. Sinasamba nila ang Panginoong Hesus dahil kinilala nilang Panginoon at Diyos ng kanilang buhay. At nagagalak sila at nagpupuring sumusunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. At sa mga nasa online, pagpalain po ang lahat ng mga kaibigan at kapatid naming nakasama, Panginoon. Maranasan nila ang iyong pagkabuhay na muli sa kanilang buhay. Ebidensya na ika'y buhay sa aming mga puso, sa aming kapanahunan. Iparanas mo po sa amin. Ama namin sa langit, ang lahat po na itinalangin namin sa iyo sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.
Dako naman po tayo sa pagkakaloob ng ating tithes and offering. Ang sabi po sa ikalawang Korinto, 9:6-8, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Maaari na po tayo magkaloob. Salamat sa Panginoon. Siya po ay tunay na buhay. Malalakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa Diyos na buhay ano po sa ating puso. Ngayong umaga ay pagkatapos po ng ating gawain, meron tayong snack dyan po sa labas. At may practice po ang praise and worship pagkatapos. At pagkatapos po ng practice ng praise and worship, may meeting po tayo sa church council. Ano, yung mga church officer, meeting po tayo ngayon, regular meeting. Pagmi-meetingan natin yung ginagawa sa likod, anong gagawin natin, ano. Kasama po yan sa ating agenda. At yun pong church anniversary, muling paalala, sa May 14, ano ho, at nagpamigay po ng sobre yung ating treasurer, voluntary po kung magkano po ang kaya natin. At ipag-pray natin na matugon po yung ating pangailangan sa church anniversary. Baka meron pang announcement? Meron pa? Tayo po ay manalangin. Closing prayer, benediction ng Panginoon. Ama naming Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanang ipinapaalala mo sa amin at nabibigyan ng emphasis kung ganitong panahon na si Jesus ay buhay, nabuhay na muli at muling babalik.
Salamat sa katotohanan ito. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, na hindi patay ang aming Diyos. Na ang aming Diyos ay buhay, buhay sa aming puso, tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya Panginoon, dalangin ko po na maranasan namin sa BACC bawat isa ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. At habang nararanasan namin ito, yung response, Panginoon, napakahalaga. Yung pagsamba, yung kagalakan, yung pagpupuri sa iyo, yung mga pagsunod sa iyo, Panginoon. At salamat po sa pangako, sa katotohanang ang mga anak mong tapat na naglilingkod, pinagpapala mo at idinadagdag mo sa church araw-araw yung mga naliligtas. Ama namin sa langit, salamat. At pagpalain mong lahat ng dumalang ngayong umaga, maging ang mga kapatid namin din namin nakasama dahil sa maagang pagsamba. At ganoon din ang mga nasa online, Panginoon, pagpalain mo po silang lahat. Maranasan nila ang pagkapala ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus. Ama namin sa langit, nagpupuri kami, dinadakila ka, pinapasalamatan ka ngayong umaga sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Binibigyan namin ito ng emphasis sa buhay namin ngayong umaga sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At ngayon mga minamahal na kapatid, nawa po patuloy na sumaatin ang masaganang pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit, ang masaganang biyaya mula sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, at ang pag-iingat patnubay ng Holy Spirit na nasa atin ngayon, nasa ating mga puso, patuloy nating maranasan. Amen. Nasasamba at magpupuri sa ating Diyos na buhay. Kaya naman po, patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Celebrate.
Panginoon. Marami pong salamat, Father God, sa natapos, Panginoon, na matagumpay, Panginoon, na aming pananambahan sa umagang ito. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa. Dinadalangin po namin, Panginoon, yung pagkain na kakainin po namin, yung pagkasaluhan po, Father namin. Ikaw po yung magbalik, Panginoon, sa naghanda nito, sa nagluto, Father God. Patuloy mo po siyang pagpalain at maging, patuloy po ito maging kalakasan, Panginoon, ng bawat isa. Sa iyo pong lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.